Magandang gabi sa'yo. Ang mga maririnig mong karanasan ay nagmula sa mga estudyante, faculty, at mga trabahador ng kolehiyo o mga pamantasang ito. Kung mahilig ka sa mga kwentong multo sa mga eskwelahan, panigurado akong magugustuhan mo ito. Kaya ano pa bang hinihintay? Ako si Tin ng KuwentoPH. Handa ka na bang matakot? Conservatory of Music ng University of Santo Tomas ay masasabi kong isa sa pinakamagandang konserbatoryo sa Pilipinas. Marami akong naging kaklase sa iba kong subjects na nanggaling sa Conservatory of Music nung nagmamasteral ako sa pamantasang ito. Hindi lang ang kalidad ng matututunan mo ang naikukwento nila, maging ang mga nakakapangilabot na pangyayaring nararanasan nila habang nagkaklase sa Alberto Magnus Building. Isa sa mga sikat na kwento patungkol sa gusaling ito ay ang piano na tumutugtog mag-isa. Maraming nagsasabing isang batang kaluluwa raw ang nagpapatugtog dito, at kung susubukan mo itong hawakan o galawin ay magagalit ang kaluluwa ng bata sa'yo. Minsan pa nga daw, may isang miyembro ng school organization ang nanghingi pa ng permiso sa kaluluwang ito upang galawin ang nasabing piano. At sa gulat niya, nakita niya ang batang ito na nakasabit sa mga kurtina habang nakatitig sa kanya. Isa lang ito sa mga kaluluwang nagpapagala-gala sa nasabing gusali, maging sa auditorium. Isang gabi daw ay napadaan ng dalawang estudyante ng Conservatory of Music matapos ang kanilang klase. Nag-uusap ang dalawa habang naglalakad upang patayin lang ang oras. Gabi na nun at karamihan sa mga estudyante ay nakauwi na. May mga ilan-ilan ka pang makikita, ngunit hindi na ganun karami. Nang matapat sila sa pintuan ng auditorium, nakarinig sila ng tumutugtog na piano. Nagtinginan sa pagtataka ang mga ito dahil ganung oras na ay may tao pa sa loob. Kaya huminto ang mga ito upang pakinggang mabuti kung meron nga ba talagang tumutugtog sa loob o sadyang pinaglalaroan lang sila ng kanilang mga imahinasyon. Itinapat ng dalawa ang kanilang tenga sa pintuan at nakumpirmangang may tumutugtog nga sa loob. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng isang babaeng kumakanta kasabay ng pagtugtog sa piano na lalong nagbigay ng pagtataka sa kanilang dalawa. Napaisip ang mga ito na baka yung kaluluwa ng bata na naman yung tumutugtog sa loob. Kaya dali-dali silang nagmasid sa paligid at saktong nakakita naman sila ng gwardya. Sinabi nila sa gwardya na parang may tao ata sa loob ng auditorium. Ayon naman dito, imposibleng mangyari yun dahil kani-kanina lang ay tinignan niya ito at wala namang tao. Inaya ng dalawang estudyante ang gwardya at laking gulat niya nang makarinig siya ng music mula sa loob ng auditorium. Binalot ng kaba at pagtataka ang tatlo habang nakikinig sa kumakanta sa loob. Sumunod na ginawa ng gwardya ay dahan-dahang binuksan ang pintuan papasok sa auditorium. Sinalubong sila
ng napakalamig na hangin na kumakawala mula sa maliit na siwang sa pinto. Nang desidido na silang pumasok, biglang pinuksan ng gwardiya ang pinto at laking gulat nila nang walang tao sa loob at patay lahat ng ilaw. Nanlaki ang mga mata nila sa gulat at dali-daling isinara ang pintuan at nagtatakbo palayo. Hindi man nila inasahan na walang tao sa loob. Mabuti na nga lang daw ay wala din silang nakitang kakaiba na maaaring magbigay sa kanila ng karagdagang kilabot. Ang susunod nating karanasan ay nagmula kay Andrea na isa nating tagapakinig. Ang karanasang ito ay nangyari sa kanila ng ate niya sa University of Santo Tomas. Hindi estudyante ng UST si Andrea, ngunit isinama daw siya ng ate niya nung nakaraang taon sa kilalang-kilalang UST Paskuhan na nagaganap tuwing Desyembre. Isa itong selebrasyon kung saan nagsasama-sama ang mga tao sa UST, maging ang kanilang mga kaibigan at kamag-anak upang magsaya bago ang Pasko. Medyo maaga siyang nakarating ng Maynila nung araw na yon, kaya nilibot niya ang buong universidad. Isang dahilan din ay upang maging pamilyar siya sa lugar para pagdating ng panahong mag-aaral na siya dito ay hindi siya maligaw. Pagdating ng alas tres ay pumunta siya sa dormitoryo ng ate niya sa Torre de Santo Tomas. Mag-isa lang siya doon sa dorm dahil may inaasikaso naman ang ate niya sa eskwelahan. Halos limang oras pa daw ang inintay niya bago magsimula ang Paskuhan, kaya naisipan na lang muna niyang magpalipas ng oras gamit ang cellphone. Habang abala sa pagsa-cellphone, hindi na niya namalayang sakto alas 5 na noon nang biglang may kumalabit sa kanya. Inakala niya nung una na guni-guni lang niya yon, kaya hindi na lang niya pinansin. Hanggang ang kanina'y kalabit ay naging tapik. Dito na siya binalot ng pagtataka. Dahil sino naman ang tatapik sa kanya, eh mag-isa lang naman siya doon. Kaya naisipan na lang niyang bumaba at bumalik sa loob ng campus at doon na lang hintayin ang ate niya. Alas 6 nung lumabas yung ate niya at pagkatapos ay bumalik na sila sa loob ng dormitoryo upang mag-ayos ng sarili dahil 2 oras na lang bago mag-umpisa yung Paskuhan. Saktong alas 7, pumunta na sila ng UST. Pagdating sa loob ng pamantasan, may 1 oras pang natitira bago magsimula ang mga programa, kaya naisipan muna nilang maglibot-libot. Madilim na nun, ngunit nababalot pa rin ang liwanag ang buong paligid dahil sa mga parol na nakasabit. Isa pa ay marami rin mga estudyante ang nakatambay sa Lover's Lane, kaya pumunta na lang sila sa tapat ng Arch of Centuries. Habang naglalakad sila papunta sa Arch of Centuries, may nakasalubong silang praile. Ang kakaiba raw, halatang halata na hindi siya galing sa panahong ito. Makaluma ang itsura niya na para bang praileng Dominicano noong unang panahon pa. Pero syempre, nagbigay galang pa din sila. "Good evening, Father." Tumigil lang din ang paring ito sa harapan nila. Tapos yumukod sila ng ate niya para magbow. Ngunit laking gulat nilang dalawa nang mapansing parang wala siyang paa. Kaya hindi pa sila tumayo ng diretso at mabilis na nagkatinginan. Doon nila napagtanto na kaya wala itong mga paa dahil nakalutang pala ito sa ere. Aasta na lang sana nila na parang walang nangyari. Kaso matapos nila siyang batiin ng good evening, ay dumiretso ito ng lakad papunta sa arko at paglagpas niya rito ay bigla na lang siyang naglaho. Binalot sila ng matinding kilabot at pagtataka sa nasaksihan upang hindi na madagdagan pa ang takot. Nagdali-dali na lang silang umalis doon at nagpunta na lang kung saan gaganapin ang UST Paskuhan.
paalala lamang. Itong mga kwentong ito ay ibinahagi ng mga estudyante, faculty, at mga trabahador ng mga universidad o kolehiyo na ito. Walang patunay kung may katotohanan bang mga ito o wala. Kung narinig mo na ito dati, mainam para sa'yo. Pero kung hindi pa, handa ka na bang matakot? Ang kwentong ito ay naranasan ng isang 5th-year accountancy student na tila ginagambala ng isang hindi matahimik na kaluluwa sa 4th floor main building ng University of San Carlos. Palagi naman daw maraming tao sa palapag na yun. Ngunit pagsapit ng gabi, ibang klase mga nilalang makikita mo dito. May dalawang klase pa daw sila ng gabi, hanggang alas 9. Hindi naman niya pwedeng ipagpaliban yun kasi mga major subjects ito. At isa pa, graduating na siya at hindi pwedeng magkaroon ng backlogs. Sa tinagal-tagal nilang magkakasama ng mga kaklase niya, ni minsan ay hindi niya naikwento ang mga nararanasan niyang kababalaghan kapag nagkaklase sila sa 4th floor. Siguro upang maiwasan na din ang takutan. Kapag nagkaklase sila, palagi niyang nararamdaman na may sumasagi sa tuhod niya sa ilalim ng upuan. Inakala niya noong una na may nagbibiro lang sa kanya at binubunggo-bunggo yung tuhod niya kapag nag-aagaw-antok siya sa klase. Pero kapag tinitingnan niya naman ito, wala naman siyang makita. Ngunit nag-iba ang lahat ng minsang maramdaman niya ulit na may bumunggo sa tuhod niya at nasilip niya kaagad ito. Laking gulat niya nang makakita siya ng maraming dugo sa ilalim ng upuan. Inaninag niya ito ng maayos at napagtanto niya na bakas ito ng dugo na parang may hinila. Kinusot niya ang mga mata niya at baka inaantok lang siya nung mga oras na yon. Ngunit pagtingin niya ulit, katakatakang nawala ang bakas ng dugo sa ilalim ng kanyang upuan. Hindi pa ito ang huling pangyayari. Isang gabi daw, habang nagle-lecture yung professor, napapansin nitong medyo napapapikit na siya sa antok at hindi na napigilan na bahagyang humampas ang ulo pababa. Nagising ito ng bahagya at nakitang may pulang tuldok sa kanyang notebook. Nagulat ito at naisip na baka dumudugo ang ilong niya. Ayon sa estudyante, ay madalas daw talagang dumudugo ang ilong niya, kaya tinakpan niya ito gamit ang panyo. Ngunit sa pagtataka, ay wala siyang nakitang kahit anong bahid ng dugo mula sa kanyang ilong. Habang tinitingnan niya ang kanyang notebook, napansin ito na may dalawang patakpang bumagsak dito. Doon na niya naisip na hindi sa ilong niya galing ang dugo kung hindi sa kisame. Nagdalawang isip ito nung una, kaya tinawag niya ang kanyang katabi upang tingnan ang dugo sa notebook. Nagulat din ito sa nakita at tinanong kung saan daw ba galing yun. Pinakiusapan niya ang kanyang kaklase na kung maaari ay tingnan kung ano ang nasa taas. Ngunit ayon dito ay wala naman daw na kahit ano dun, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na tingnan ito. At yun nga, wala silang nakita. Ngunit pagbalik ng tingin nila sa notebook niya, katakatakang nawala ang mga patak ng dugo dito. Hindi nila alam kung pinaglalaroan lang ba sila ng imahinasyon nila o baka sa sobrang pagod na sa pag-aaral. Pero napaka-imposible naman daw na parehas nilang nakita yung bahid ng dugo sa kanyang notebook. Sa main building din nangyari itong kwentong ito, patungkol sa isang estudyanteng hindi pinapalabas ng isang ligaw na kaluluwa. Night class din ito nangyari, na mukhang nagpapakita ng koneksyon sa mga kaluluwang pag-alagala sa pamantasang ito.
Late daw noon yung professor nila sa pangalawa nilang klase sa gabi. Kaya nagkwentuhan na muna ang magkakaklase habang naghihintay sa kanilang professor. Sabi ng isa ay bababa daw muna ito upang tingnan kung nandun ba yung professor nila, kasi kung 15 minutes ay wala pa, baka pwede na silang umuwi. Habang nagkukwentuhan, nakaramdam daw ang estudyanteng ito na naiihi siya. Sinubukan niya itong pigilan at hintayin na lang yung announcement na wala silang klase. Tapos doon na lang siya iihi, tapos diretso uwi. Pero wala talagang makakatalo sa tawag ng kaligasan. Kaya't nung hindi na ito makatiis, tumayo na siya para lumabas. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, nakita daw niya ang isang lalaki na may mahabang buhok na tila nakasabit sa sigpungan ng pintuan. Ayon pa dito, nakatali daw ang mga kamay at paa nito habang nakabaluktot paliko ang buong katawan. Dahan-dahang umikot ang katawan ng lalaki paharap sa kanya, habang ang mga nanlilisik nitong mga mata ay nakatitig patungo sa estudyante. Ipinikit ng estudyante ang kanyang mga mata sa takot at inisip na lang na guni-guni niya lang yun. Ngunit habang nakapikit ito, ay nakaramdam siya ng paghihila mula sa kanyang binti na tila ginagamit ito upang tumayo. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, ay nakita niya yung lalaking kanini nakasabit sa pintuan at ngayon ay nakakapit na sa kanyang binti na parang nanghihingi ng tulong. Nagsisigaw ang estudyanteng ito at nakakuha ng atensyon ng lahat. Sakto naman daw ang dating ng isa nilang kaklase at sinabing wala na daw silang pasok. Alam na ng iba kung anong nangyayari sa kaklase nila, kaya't walang usap-usap ay hinakot nila ang lahat ng kanilang gamit at dali-dali nang umalis. Simula daw noon ay nakagawian na nilang magdasal bago at pagkatapos pumasok para maiwasan ang mga ganitong aparisyon. Ayon nga sa estudyanteng ito, umurong nga daw yung ihi niya sa nangyari. Pero buti na lang daw ay hindi siya sinundan ng lalaking multo na iyon. Maraming maraming salamat kay Ma'am Philippine Tales sa pagpayag na maging guest narrator natin sa segment na to. Ako personally, fan ako ng Philippine Tales kahit nung blog pa lang ito at wala pang YouTube. Dati kung gusto kong magbasa ng mga horror stories, ang mga pinupuntahan ko lagi ay Spookify at Philippine Tales. Kaya noon pa lang fan na talaga ako ni Ma'am PT, kaya malaking karangalan nitong ma-guest natin siya dito sa ating munting bahay. Salamat po ulit, ma'am. I'm forever grateful sa pagkakataong ito. Salamat po. Don't forget to check out Philippine Tales na talagang solid ang mga kwento, pati na rin ang narration. Huwag mo din kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell. Yun lamang. Magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.